ikaw ang bukod tanging loysaga na bastos. At yan ay kaya kong panindigan kahit saan tayo makarating. Dalawang beses mo nang ginawa yan. Hindi na yan mauulit, Diego Loyzaga. Sa Instagram page kahapon ni Diego Loyzaga ay nagpost siya ng isang larawan na may kargo siyang isang baby na tila kakapanganak pa lang. Caption niya, "The best birthday gift ever." Of course, wala namang binanggit sa detalye si Diego. It's a confirmation na isa na siyang ama, lalo pa nga't katakot-takot na pagbati ang ibinigay sa kanya ng mga netizen at mga kapwa-artista. Makikita rin ang comment ng ina niyang si Teresa Loyzaga na proud na isa na siyang lola. Samantala, ikinaloka ng batigang host at manunulat na si Christopher Meen ang bigla ang pag-back out ng aktor na si Diego Loyzaga bilang guest sa programa niyang Christopher Meen at ng 1PH last Wednesday. Sa kanyang show ay ikinwento ni Nay Christie ang pangyayari. Aniya, nakaantabay na si Diego sa stream yard last Wednesday, pero nang makita raw nito ang teaser tungkol sa isyong tatalakayin ay bigla raw nawala ang aktor. Ang isyo ay tungkol sa mainit na pinag-uusapan ngayong tatay ng araw si Diego. Ayon sa batikang manunulat, matagal na raw pinagpiestahan ang isyong may anak na si Diego at namataan pa raw ito noong Marso sa Australia na may kasamang buntis na babae. Sabi ni Nay Christie, pwede naman daw siyang kausapin ni Diego na wag nang pag-usapan ang personal life kung hindi pa ito ready at hindi raw sana basta-basta na lang nag-back out. Napakalaking abala nga raw ang nangyayari sa kanila dahil sa ginawa ng aktor. Anya pa ay dalawang beses na raw itong ginawa sa kanya ni Diego. Ang una raw ay noong inaway-away ito ng ex-girlfriend na si Barbie Imperial. Ayaw rin daw matanong ng aktor tungkol dito kaya umatras, pero pinagbigyan niya. Pero inulit naman daw niya ngayon. Ayon kay Nay Christie, hinding-hindi na raw siya papayag na gawin pa ito ulit sa kanya ni Diego. Tinalakan niya ang aktor at diretsahang sinabi na ito raw ang bukod tanging bastos o mano na Loyzaga. Ito po yung tungkol kay Diego Loyzaga. Simple lang po kaming magdala ni Romel, chika. Kahapon po, nasa stream yard na po si Diego Loyzaga dahil guest nga po namin siya. Pero nung mapanood niya yung teaser na pinagpipistahan, Diego Loyzaga, proud bang proud ba na tatay na? Ganon, question mark po yun. Bigla po siyang nawala. Nawala siyang bigla. At ang katwira niya, hindi na raw uli siya makapasok. Alam mo, huwag naman tayo, not us, huwag niyo kaming paglolokohin. Kayo pa bang mga kabataan ang hindi magkakaroon ng magandang internet, di ba? Ng mga gadgets. Kung kami nga, mga ordinaryo lamang, pinaghahandaan namin ito, kayo pa kaya, di ba? Yan na ang mundo nyo, di ba? Eto yon, Diego. Lumanding na ang kwentong yan sa mga pahayagan. Noong nakaraang Marso ay nagpunta ka sa konsulado ng Perth, Australia. May kasama kang babaeng nagdadalang tao. Inaayos nyo ang inyong mga dokumento. Nung Marso yan, Hunyo na tayo ngayon. Yung babae, nanganak na, di ba? Ano ba naman yung itinuloy mo pa rin ang panayam namin sa iyo? Pwede mo naman sagutin na, pwede po ba tita na yung personal ko, wag na nating salatin. Napakabait namin sa ganyan. Ang itatanong ko pa nga sa'yo, hindi kami hihingi sa'yo ng detalye. At kung sasagutin mo ng hindi, maraming salamat. Ganun lang yon. Bakit ka natakot? Bakit ka naduwag? Bakit umurong ang dapat umurong sa'yo? E talang, hindi mo ba alam kung gano'ng katinding abalang ginawa mo sa amin kahapon? Paano kung wala pala kaming nakandang materyales dahil inilaan namin sa iyo ang panahon? Paano kung kami pala ay mga ngarag, bigla kang umalis, makalawang beses mo nang ginagawa yan sa amin, Diego Loyzaga? Nung una, nung inaway-away ka ni Barbie Imperial tungkol dun sa sinabi ko na nag-away kayo sa Golden Hills, sa bahay na luma ng mga Loyzaga, tumakbo sa ulanan. Itong si Barbie Imperial, tumakbo ka, hinabol mo siya at ibinalik mo siya sa bahay. Tinanong mo ako,
sino po ba ang source nyo? Ang sabi ko, sa hanay naming mga manunulat, hindi kami nagsasabi ng kung sino ang aming source. Basta, detalyado kong mailalahad sa iyo kung paano kayo nag-away ni Barbie Imperial. Tapos sabi mo, ang mami ko po ba ang source nyo? Of course not! Bakit ka ipapahiya ng iyong ina mismo? Alam ba ni Teresa Loizaga yung kwento na yan, hindi siya ang magkukwento sa akin dahil kasiraan mo yan. Una, pinagbigyan ka namin. Pangalawa, eto na naman. Nabahag na naman ang buntot mo, bigla mo kaming iniwan, nakatiwangwang, nakatanga. Mabuti na lang may nakahanda kaming mga materyales. O pwede ba yung ganyan? Makalawa mo nang ginawa yan. Sa ikatlo, tapos ka na, Diego Loizaga. Dahil hindi na kami makapapayag na sa ikatlong pagkakataon, gawin mo na naman kaming tanga. Diba? Correct. Ang ginawa niya na yan. O kasi na nag-aabang yung mga tao eh. Nandun niya may Diego Loizaga tayo, tapos wala siya. Wala. Tapos ang pasabi niya, hindi na siya makapasok. Naku, mga... Diba? Natakata mo naman na iba. Sabi nga ni Dan Clavesillas, bakit kasi dapat pang itago ang anak? Sa panahon ngayon, tanggap na yan ng mga fans at ng publiko. Totoo naman. Okay. Personala naman po pala ang labanan nai. At least ang TBJ po, may buhok pa. Yun lang po. And I thank you. Sabi ni Lara May Abrigo, sumayang talaga. Oo nga naman. Oh, magpo-promote ka, Diego, di ba? Bakit ka umurong kung may maselan na interview sa'yo? Eh di sana, nasa iyo yun kung sasagutin mo o hindi. Ang importante, sumipot ka at may isang salita ka. Boy, si Karagay, wala siyang isang salita. Isipin mo, nakikiusap kayo para makapag-promote. Dahil alam naman natin na reciprocal ang ating relasyon. Kailangan ninyo ng programa na maghahayag sa publiko ng pelikulang ginagawa nyo. Kami naman, kailangan din namin kayo para may kwento ring laman ang aming programa. Pero bakit ganon? Nakikiusap kayo ng promo, pero narinig mo lang yung teaser na pinagpipistahan na kung ikaw ba'y proud ng tatay? Question mark pa? Sana exclamation point na lang ang ginamit namin. Total naman, yun ang totoo. Pero bigla kang nawala. Ano ikakatwiran mo ngayon? Hindi ka makapasok? Huwag mo kaming linlangin. Huwag mo kaming lokohin. Ang aga-aga mo, nag-new news. Nasa news pa si Cheryl Cosim. Nasa StreamYard ka na. Napaka-aga mo. Bigla kang nawala. Ano yan? Lokohan? Diba? At dahil dyan, meron na tayong 4.6 live views. Salamat po. Sabi ni Leslie Grace at Zincula ng Hainan, China. Nanay, buti na lang at may mas makabuluhan ang usapan kahapon with Tito Sen. Mas malaman. Taas pa ng views. We love you. Okay, ayan. At Diego, wala ka pa sa estado na pupwede mo kaming lansihin. Wala ka pang gaanong napapatunayan. Diego, wala ka pa sa posisyon na pupwede mong gawin ang ganyan. Ang pamilya mo'y mahal ko. Ang nanay mo ay mahal ko. Kahit minsan, sino man sa pamilya Loizaga, wala akong kinakitaan ng kabastusan. Ikaw ang bukod-tanging Loizaga na bastos. At yan ay kaya kong panindigan kahit saan tayo makarating. Dalawang beses mo nang ginawa yan. Hindi na yan mauulit, Diego Loizaga. Hindi na kami papayag. Grabe ka. Nako, alin siya rin, bulok na ang saging. Hindi ka makapasok. Bakit? Diba? Baka daw naubos ang load ni Diego. Naku, mag-isip ka naman, Diego. Sabi ni Neneng Putot Gensoli, ano to? Yung data na tinatawag? Diba? Naku, nakaka-turn up naman si Diego. Like ko pa naman siya. OMG, bastos pala. Sabi ni Neneng Putot Gensoli. Ayan. Oo. Diego Loizaga, we were not born yesterday. Wala kang chuchu, sabi ni Paolo Ubalde ng Virac Catanduanes. Ayan, kita mo, tamay ginawa mo. Nasa Bulgar ka na ngayon. Sinulat ka na ni Reggie Bunoan. Oh. Oo, hindi lang naman yun eh.
karapatan mong sumagot ng hindi kung yun ang dapat na isagot mo. Dahil ayaw mo pang ipagbulgaran sa publiko na meron ka ng anak. Pwede rin naman, oo. Yan ay hahangaan ka talaga ng publiko dahil inamin mo, binigyan mo ng pangalan ang anak mo. Pero bakit ka bigla na lang nawala? Ba't mo kami pinaghanap? Di ba, Romel? Oo, tanong pa lang naman iyon. Hindi naman kinuha. Yung sana yung paraan niya sana ay para matuwid na sana kung anong kumakalat na balita, di ba? Kung tatanggi niya, eh, di, at least nagsaya siya at present siya sa portion niya na, na yung oras na inilaan natin para sa kanya. At ayun. Saka, napakagandang, excuse me po, napakasarap pong pakinggan yung oo o hindi. Irerespeto ka namin. Hindi ka namin pipilitin. Kung talagang ayaw mo, iyo yan, karapatan mo yan. Ngayon, kung ikaw ang magbubukas ng personal mong buhay, maraming salamat dahil pinagkakatiwalaan mo ang aming programa at ang ating publiko. Ganun lang yon, di ba? Naku, sino ba yung si Diego Loizaga na yan? Hindi siya sikat. Huwag nang pag-aksaya na oras ang Diego na yan. Sabi ni Tita Nene Olanday, hindi mo pa naaabot ang kasikatan ng lolo mo. Di ba? The big difference. Lalong hindi mo pa naaabot ang kasikatan ng dalawang basketballistang tiyuhin mo, sina Chito at Joey. Hindi mo pa naaabot ang naabot na ng Tita Bing Loizaga mo at ng nanay mong si Tong, si Teresa Loizaga. Hilaw ka pa. Wala ka pang pwedeng ipagmalaki. Huwag kang ganyan. Di ba? Huwag kang gaganyan-ganyan. Sabi nga ni Boyce. Di ba? Ay, nako. Bakit hindi mo nakuha mga traits nila? Gagawa kayo ng milagro tapos ikahiya nyo gaya ng isang starlet na ayaw umamin na nanganak na? Sabi ni Boyce Caragay. Ano ba yan? Nakakaloka ito si Diego. Ay, Diego! Sumuko ka na! Napapaligiran ka na namin! Di ba may ganun yon? Oo, ayan. At eto pa uli. Di mo pa naaabot ang kasikatan ni Cesar Montano, ni Buboy Manghilo. Totoo! Wala ka pa sa kalingkingan ng popularidad at talento ng ama mong si Buboy, si Cesar Montano. Kaya, huwag kang gaganyan-ganyan. Di ba? Oo, eh yan. Hindi tama yan. Mangangako ka, hindi ka naman pala maninindigan. Ano to? Usap-usapan ngayon ang pag-flex ng aktor na si Diego Loizaga sa isang baby habang kalong-kalo ito. Batay sa comment section, marami ang nagpaabot ng pagbati para kay Diego. Mukhang ito raw ay anak ng aktor batay sa mga kumakalat na chika. Sa ulat kasi ng isang pahayagan, April pa lamang daw nang mabalitaan ng kanilang source na buntis ang jowa ni Diego na isang non-showbiz personality at kasakasama raw niya ito sa Australia. Bumalik sa Pilipinas si Diego bandang May para sa pelikulang Will You Be My Ex na pagbibidahan nila ni Julia Barreto. Ngunit kahit sa June 21 na raw ang pagpapalabas nito sa mga sinihan, bumalik ng Australia si Diego dahil manganganak na raw ang kanyang jowa. At ngayong June 8 nga, makikita sa verified Facebook account ni Diego ang litrato kasama ang isang baby. Sa kanyang Instagram post naman, bumaharin ng pagbati para sa kanya mula sa mga kasamahan sa showbiz, lalo na sa dating misis ng kanyang ama na si Sunshine Cruz. Soon ay i-reveal na rin siguro ni Diego ang tungkol dito sa media conference ng kanilang pelikula. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon na mula sa kanya o maging sa mga magulang na sina Teresa Loizaga at Cesar Montano tungkol sa sangkol na ito.